good morning po sa ating lahat. Welcome po sa ating mentoring ngayong araw na ito. Araw ng Biyernes, October 16, 2020. Sa lahat ng mga leaders natin, mga cell leaders, simbahay leaders na nag-aantabay at kasama ko sa ating Friday mentoring. Enjoy our fellowship together ng inyong pong grupo sa oras na ito na kayo po ay makikinig ng ating mentoring at magsisharing mamaya-maya. Okay? Pero bago po yan, ay nais po munang magbigay ng maikling announcement kasi bukas ay Sabado at Linggo. Ituloy-tuloy na po muna natin ang ating Saturday and Sunday simbahay sa mga barangay. Okay? Cancel po muna natin ang church celebration po dito sa ating lugar, sa ating church. At simbahay po muna tayo dahil po medyo po nadadagdagan ang kaso ng mga pasyente dito na may COVID sa ating lugar, sa ating bayan. And hopefully ay mapigilan at makarecover na po at wag na pong kumalat pa at dumami pa ang pasyente na may COVID. Okay? Sana sa mga susunod na mga araw ay good news na po para sa ating lahat. Okay? So, mga simbahay leaders, take in charge for your group. Enjoy your Saturday or Sunday simbahay sa inyo pong lugar. Okay? Thank you, Lord. Makakaraos din po tayo sa sitwasyong ito. Anyway, let me share this topic to you. My topic today is entitled Opportunities in Discipleship. The Opportunities in Discipleship. The last command before the ascension of our Lord Jesus Christ is to win souls and make disciples. Yun po ang huling sinabi ng Panginoon bago siya umakyat sa langit, na ang mga alagad, mga mananampalataya ay humayo, ipangaral ang ebanghelyo at gawing alagad ang lahat ng tao. It is not only to win them, but to disciple them. Hindi lang sila maging mga Kristiyano, kundi sila'y maging mga tunay na disipulo. Hindi lang pag-aakay, meron ding pagsasanay. So ang ating trabaho is not only to win them, but to grow them, to disciple them. Hindi lang pag-akay, meron ding dapat pagsasanay. Bakit? Ano ang kahalagahan ng pagdidisipulo? Ano ang mga oportunidad na pwede mong maranasan sa pagdidisipulo? What are the opportunities we can get in discipleship? Let me give you 7 points about the opportunities we can get in discipleship. First is the opportunity to grow and mature. Sa discipleship, ito ay isang pagkakataong ibinibigay sa atin upang tayo ay matuto, lumago, magbago. May mga wrong cultures na dapat mabago sapagkat hindi lahat ng nakasanayan ay tama. Sa discipleship, itinatama ang pananaw. Dahil kapag tama ang pananaw, magiging tama ang galaw. Itunutuwid ang mga maling kultura na yung nakagisnan. At itinatatag ang mga tamang kultura na dapat lakaran. Tingnan niyo po ang maling kultura ng mga Kristiyano. Ha? Tingnan niyo po, ha? Kung walang discipleship, yung maling kultura na nakagisnan na nang siya ay makakilala kay Lord, pupunta nga ng church, laging late. Di naman nagdadala ng Bible. Wala namang offering. Di naman tumutulong sa gawain. That is wrong culture. Akala natin ang kaligtasan na alok ng Panginoon ay maupo lang tuwing Linggo at pupunta doon kahit late. Hinuhubog po ang tamang kultura ng pagiging disipulo na dapat tama ang ating mga galaw, tama ang mga kulturang dapat nating lakaran. Marami pang iba. Marami pang iba. Okay? Discipleship will also help you to grow and increase your knowledge about God. So, sa discipleship, ito ay isang pagkakataon din upang matulungan kang lumago at lumawak ang iyong
pagkakilala sa ating Panginoong Diyos. Magkakaroon tayo ng spiritual na pundasyon ng mga salita ng Panginoong Diyos ukol sa ating paniniwala. Matututo tayo ng mga tama at mga biblikal na aral, doktrina upang lumalim ang ating pagkakilala sa ating Diyos, spiritually speaking and theologically speaking. So sa discipleship, kahit papano, tinuturuan tayo ng mga foundations, mga fundamentals of faith, at mga basic Bible doctrines na kailangan upang maayos at matatag ang pundasyon mo bilang isang Kristiyano. So, discipleship helps us grow and increase our knowledge about God, spiritually and theologically. Opportunity din natin ito upang magkaroon tayo ng mga kaalaman. Magkaroon tayo ng mga kaalaman o mga basic skills on how to do the ministry. Kasi ganun nga eh, may pagsasanay. Gusto mo maglingkod kay Lord, anong gagawin mo? So, ang church ay magtuturo sa iyo ng mga bagay na dapat mong gawin, paano maglingkod kay Lord. So, may mga basic skills. Di ba isang opportunity yon na may natutunan ka kung paano magpagamit sa ating Panginoon? Okay? The goal of discipleship is to shine your character and also to develop your skills. At marami pang iba. Isa-isahin ko po yun sa mga susunod na pag-aaral. Sabi nga, no process, no progress, and no discipleship, no growth. Okay? Pag walang proseso, walang progreso. At pag walang discipleship, walang paglago na mararanasan ng isang disipulo. So the opportunity to grow and mature. Second opportunity is the opportunity to honor God. The mandate of the Lord for us is to win souls and make disciples. Joining and or submitting yourself in discipleship shows that you honor the mandate of the Lord. Na pararangalan mo ang Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pagpapasakop mo sa discipleship na gagawin sa iyo. When you engage yourself in discipleship, you honor God. Hindi mo binabaliwala o ni-itsapera ang desire ni Lord na ma-disciple ka. So, by submitting yourself in discipleship process, it is an act of honoring God, of His mandate that everybody should be discipled. Yung pag-submit mo pa lang sa discipleship ay na-honor mo na ang Panginoong Diyos. How much more kung ikaw na ngayon ang ginagamit niya para mag-disciple ng iba? Ikaw na ngayon nagtuturo, ikaw na ngayon nagdi-disciple ng iba, nagme-mentor ng iba. Diba? Na-honor natin ang ating Panginoon. Hindi ka tinawag upang manatiling alagain, kundi mag-alaga din ng iba. We honor God when we disciple others. At pangatlong opportunity, the opportunity to be mentored. Pagkakataon na ang lahat ng alam at anointing ng mentor at leader mo ay maipasa, maisalin sa iyo. Ha? Yung may nag-check sa iyo para maging mabuting tao ka. Yung may nagko-correct, may nag-a-advise, may nagpapaalala, may nagdadasal para sa tagumpay mo. Yung may nagpapalakas sa iyo kapag nanghihina ka, may nag-challenge ng potential mo. It is indeed an opportunity to be mentored. Na may mga taong inassign si Lord para alagaan ka, bigyan ka ng panahon upang sanayin ka, i-check ka, i-correct ka, i-mentor ka, ipagdasal ka. Ha? At paisalin sa iyo ang mga kakayahan at alam niya upang ikay din matuto at magawa mo rin sa iba. Minsan di mo alam kung kaya mo at di mo nakikita ang potential mo. Pero yung mentor mo alam na kaya mo. Hindi ka i-assign kung hindi mo kaya. Marami na tayong karanasan dito sa church, di ba? Mga disciple nung una, hindi ko ata kaya. Hindi ko ata kaya mag-share ng gospel. Hindi ko ata kaya mag-one verse evangelism. Hindi ko ata kaya mag-handle ng cell group. Noon yun. Pero nung ikay nagpailalim sa discipleship, sa mentoring, at may nagtiyaga sa'yo, may nagturo sa'yo, ngayon, kaya mo pala. Marami na tayong mga nanay dito sa church na nagsi-cell group. At ngayon, nagsisimbahay. Dati hindi kaya, ngayon, kayang-kaya. Okay?
So, plus factor talaga, kapatid, na may nagme-mentor sa iyo. Hindi ka i-assign kung hindi mo kaya. Kaya plus factor na may mentor ka kaysa wala. Ang mga ayaw ng mentor, yung mga ayaw mabagong buhay. Ang mga ayaw ng mentor, yung mga ayaw mabagong buhay at yung mga ayaw magpagamit kay Lord. Okay? Pang-apat na opportunity sa discipleship, the opportunity to be used by God. Hindi lahat nagagamit o nagpapagamit sa Diyos. Hindi po lahat. Hindi lahat nagagamit o nagpapagamit sa ating Panginoon. If you are not useful in the kingdom, then you become useless. And a useless person is a hindrance. Anong gusto mo? May pakinabang ka sa Panginoon o wala kang pakinabang? So, pagkakataon, magamit tayo ng Panginoon. Discipleship opens you the opportunity na gamitin ka ng Panginoong Diyos. Pagkakataon na magamit ka ng Panginoon at may mga taong mai-impluensyahan ng buhay mo. A true disciple is a blessing to God's kingdom. God wants disciples, not converts. Disciples are the ones who builds and expand the kingdom of God. Ang nagpapalaki at nagpapalawak at nagpapatatag ng gawain ng Panginoon ay mga disipulo. Be a kingdom builder. Be a kingdom financer. Ikaw ay gamitin niya para suportahan ang kingdom ng Panginoon at para lalaw pang lumawak ang gawain ng Panginoon. So, be useful and be fruitful. Magpagamit tayo kay Lord. Another opportunity in discipleship is the opportunity to be promoted. From being a member to becoming a leader, your worth and value increases as you develop yourself to become a leader. Nag-i-increase. Okay? Your worth and your value increases as you develop yourself to become a leader. From being a member, you have promoted yourself to become a leader. Tumataas ang halaga mo at ang pagkatao mo sa pag-grow mo bilang isang disipulo. Hindi ka nananatiling tagapakinig lang, kundi ikaw din ngayon ay isa ng tagapagturo at tagapagsanay ng iba. Mayroon ka ng mga taong naiimpluensyahan ng buhay mo at sila ay sumusunod sa iyo. The entry point to become a leader is your cell, your simbahay. Respect and recognition is rendered to you as they see you in leadership circle. Tingnan niyo, mga leader. Mga kapatid natin, andyan ang respeto sa inyo, andyan ang pagpapasakop sa inyo, pagsunod sa inyo. Bakit? Nasa leadership circle ka eh, namumuno ka. Tumaas ang iyong value, tumaas ang iyong halaga. Respect and recognition is rendered to you. Our calling and design is to be the head and not the tail. To be at the top and not at the bottom. To be frontline leaders, not just a sitting member. Pagkakataon na gamitin ka na may mga taong susunod sa iyo, and you become a model of faith. Sabi ni Apostle Pablo kay Timoteo, imitate me as I imitate the Lord. Mag-level up ka. Step up into the next level. Dapat dahil bilang disciple, ikay nagmamature. Lumalago, nagbabago, nagtatransform ang buhay mo, nagmamature ka, at meron kang personal ministry para kay Lord. Ano yung personal ministry mo para sa ating Panginoon? Meron kang inaalagaan, meron kang cell group. Ano yun? Nagtuturo ka sa mga bata. You must have a personal ministry. Meron kang mga nire-reach out. That's your personal ministry para kay Lord. At ginagawa mo ang mission mo. Ano ang ating mission? Help someone to know Jesus and help someone to grow in Jesus. So, meron talagang taong aabutin. So, meron kang ministry, nag-i-engage ka sa mission, and of course, ikaw ay may multiplication. Dumadami. Okay? May mga taong sumusunod sa iyo at dumadami sila. Okay? Maturity, ministry, mission, and multiplication. Yan ang marka ng isang disipulo. Nag-uumpisa ang lahat sa pagsunod. Nag-uumpisa ang lahat sa pagsunod. Marunong kang makinig at sumunod, may pinapakinggan ka at sinusundan, at hayaan mo kapatid na sa pagpapasakop at pagsunod ay yumabong ang iyong buhay bilang isang disipulo. Sabi nga ng Bible, if you want to be great, be a servant. First, be a servant. Okay? So dapat tayo po ay
marunong makinig at marunong sumunod at magpasakop. If you want to be great, be a servant. Pang-anim, the opportunity to belong in the right allies. The opportunity in discipleship is the opportunity to belong in the right allies. To be involved in a group that teaches you to be a champion, to become a better person. To be involved in a group that teaches you to become passionate with God, to be a good father, to be a good mother, to be a good parent, to become good children, to reach your destiny, to maximize your potential. It is indeed a great blessing to be involved in such a group na tinuturuan kang maging champion at magtagumpay. People are looking for a group to hang out with, looking for acquaintance and acceptance, looking for a place to belong. Yung mga tao, naghahanap din sila ng grupo merong acceptance and acquaintance, yung lugar na sila ay mapapabilang. Kaya madami ang napapasama ang buhay kasi mga maling grupo at mga maling tao ang sinamahan. Kasi yung mga tao, naghahanap din ng grupong mapapabilang sila. Kaya maraming napasama ang buhay kasi maling grupo at maling mga tao ang sinamahan. Sindikato ang sinamahan. Gang, fraternity, sorority. Nakasama sa mga tao, mga flirts, mga manginginom, mga adik-adik. Mga maling tao ang nasamahan. But to be involved in discipleship, come on, my friend, my dear brothers and sisters, you are in the company of the champions. You are in the company of champions. Kasama mo. Mga taong gustong matuto kay Lord, gustong yumabong ang buhay, gustong bagong buhay. To be involved in discipleship, in a group of people, hey, kapatid, you are such in a good place, in a good hands. Nasa grupo ka na mga mananagumpay at magtatagumpay. Dumikit ka lang sa leader mo. Dumikit ka sa leader mo at sa mga kasama mong disciples na nagpapaayos din ng buhay, tiyak magandang mararating mo. Dikitan mo mga kasama mong gusto rin maayos ang buhay. Dikitan mo ang leader mo at ang mga kapo mo disipulo na gusto rin matuto, maging maayos at maging magandang direksyon ng buhay. Tiyak magandang mararating mo, kapatid. May mga humiwalay, pero nakita nila. Nakita nilang pagkakaiba. May mga humiwalay, pero lalo silang nanlupaypay at walang nangyari sa buhay. Kung mayroong kasabihan na, sabi nga doon, you are in good hands with Metrobank. No, you are in good hands with God's band. You belong to the band of God. You are in good hands with God's band. Come on. Isn't it great to be involved in discipleship? Okay. Pampito na oportunidad sa discipleship, the opportunity to experience the promises and anointing of God. Pagkakataon na maranasan mo ang anointing ni Lord, ang presensya ng Panginoon, ang pagpahid ng Panginoon, ang mga pangako ng Panginoon. May mga promises at anointing na inilaan ng Diyos sa mga disciples niya. There are a lot of promises and anointings na inilaan ng Panginoon sa mga disciples, sa mga soul winners and disciple makers. If you are a great commission believer, find out and discover the blessings na nakalaan sa iyo. Ano bang mga pangako ng Panginoon at mga sinabi ni Lord sa mga soul winner at mga disciple maker na nag-i-involve sa great commission? Ang dami. Sa Matthew chapter 19, last chapter of Matthew, okay, Mark 16, kung babasahin niyo po yung mandato ng Panginoon at mga pangako ni Lord sa atin, sabi ng Panginoon sa mga soul winner, mga disciple maker, sa mga believers na magwi-win souls and make disciples, ano mga pangako at ano yung thing niya na ibibigay sa atin? Sabi ng Panginoon, I will be with you wherever you go. I will be with you wherever you go. I will be with you until the end of the age. Sabi pa doon sa John 15:16, whatever you ask, it will be given to you. Whatever you ask, anuman ang iyong hingin ay pagkakaloob sa iyo.
Mark 16:15, sabi doon, this sign shall follow them that believe. Ha? Another thing, sabi ng Panginoon sa mga disciple niya, ask that your joy may be full. Malaki ang pangako ng Diyos sa mga Great Commission believers, sa mga nagso-soul win at mga nagdi-disciple. Pangako niya, sasamahan ka niya hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Anumang hingin mo ay ibibigay niya. Ikaw ay magkakaroon ng ganitong mga tanda, gagawa ng himala, magpapagaling ng mga may sakit, magpapalayas ng mga demonyo at marami pang ibang tanda. Ha? At ang sabi ng Panginoon, humingi kayo at kayo bibigyan upang malubos ang inyong kagalakan. Marami po, kapatid. Samantalahin natin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Panginoong Diyos. Embrace discipleship. Enjoy and love discipleship. And of course, be a good disciple, my friend. Be a good disciple. Okay? For our group sharing, we have six questions for our group sharing. Number one, sabihin mo ang tatlong bagay na nabago sa buhay mo through discipleship. Ano yung tatlong bagay na nabago sa buhay mo? Pangalawa, ano ang katangian ng mentor mo na gusto mong maisalin o ma-impart din sa'yo? Ano ang katangian ng mentor mo na gusto mong ma-impart din sa'yo? Sana ma-impart din sa akin yung anong katangian o anointing meron ang leader mo o mentor mo na nais mong ma-isalin o ma-impart din sa'yo. Okay? Pangatlo, sa bilang na 1 to 10, yung number 10 yung pinakamataas na rate. Paano mo i-rate ang sarili mo sa pagpapagamit mo sa Diyos? Ano ang bilang o rating mo sa sarili mo? Number 7, number 8? At ano ang gagawin mo para pataasin pang rating mo? Anong gagawin sa paglilingkod? Paano mo paghuhusay yung paglilingkod mo kay Lord? Okay, pang-apat. The entry point to become a leader is yourself. Kapatid, ang tanong, may cell ka na ba? Kung wala pa, kailan ka mag-uumpisa mag-cell? Ah, kailan ka mag-uumpisa mag-cell at magsimbahay sa kanila? Anong plano mo? Come on. Tell it to your group. Baka makatulong po sila sa inyo. Okay? Panglima, paano nagiging blessing sa iyo ang mga kasama mo? Ah, paano nagiging blessing sa iyo mga nakakasama mong leader o disipulo sa grupo? Eh, pang-anim, anong anointing ang dinidesire ng puso mo na mangyari sa iyo? Anong anointing na dinidesire ng puso mo na mangyari din sa buhay mo? Okay? God bless you. God bless you. Pagpalain tayo ng Panginoon.